Das ist die Kamera. Die ist der letzte Mal. Genau, die ist der alle. Kasi okay. Ayaw ko din naman mawala yung trabaho ko. Tama din naman siya kasi nga sabi niya ng chef ko the whole year na nagkasakit yung mga anak ko, nasa akin sila. Tapos hindi makikita yun na yung tatay nag-file or ako. Ako lang lahat nag-file, which is daw hindi yun ano, bagat unfair ba? Kaya sabi niya na hindi naman pwede na yung trabaho mo ibigay mo sa iba o yung isang katrabaho mo magsasacrifice para sa iyo. Yun nga, tama din naman na ito sitwasyon talaga na alam mo yung may mga bagay na dapat kang isacrifice kasi hindi nga pwede. May mga bagay kasi nga yun ang pagkakaiba kasi sa pamilyang buo at sa hindi buo. Ikaw yung magsasacrifice as nanay. Hello everyone, good morning. It's a beautiful day. Of course, it's sunny day sa amin, pero malamig sa labas. Ano pa din yung may sakit kong anak. Good morning, Max. Good morning. Ayan, hindi pa din maganda yung pakiramdam niya, pero at least na yung fever niya bumaba na. So, andito yung isa, kumakain pa. Good morning sa inyong lahat. Malapit na naman yung New Year. Mag-iiba na naman yung ating taon. Diyos ko, sige lang yan. Life is too short talaga. And life is too snell na gumalaw. Dalawa lang. Life is too short. Ang panahon mabilis. So, ako ngayon nagda-download. Ano nangyari dito sa computer ko? Ay, hindi ako mawalan-walan ng problema sa downloading ko. Alam nyo, tapos na ako mag-edit. Dalawa na yung na-edit ko. Yung problema ko naman ngayon, I don't know kung bakit. Yung computer ko naman, hindi nag-accept sa files ko. Ang dami kong problema. Diyos ko, sabi ko, ano ba to? Hindi matanggal-tanggal yung problema ko dito sa mga, ano ko, sa downloading ko. Ngayon naman, yung computer ko hindi nag-ano, hindi ina-accept yung files ko. Ano ba yan? Kaya hindi ako maka-download. Dalawang araw na walang vlog. Kasi nga, yung wifi ko, tinatry ko siyang i-download sa wifi. Hindi naman siya, mahina naman yung wifi ko. Ano ba yan? Yung dalawa kong anak, once yung isa ko pinagalitan, yung isa natutuwa siya na pinapagalitan. Tapos once siya naman yung pinagalitan, yung isa naman natutuwa na pinapagalitan ko yung isa. Alex, das aba not good. This wigin mami agyat. Well, it's mostly das digans inside no ima saubo. I don't want to clean the whole time. Well, you know that mommy had other sutun, yeah? Mommy had other job to do. Andito kami ni Max, nagbabanding. Natawag na yung ano ko pala, shift. Sabi niya, free ako bukas. Salamat, Thursday din. So, Friday tayo magtatrabaho ulit. Thank you! Ayan. So, andito kami ni Max. Manunod kami ng film. Magbabanding kami while ako'y naglo-loading. Naglo-loading tayo ngayon ng ano video. I hope mag-work siya kasi kanina ko pa chine-check. Si Alex andun sa in-laws ko kasi yung sister nila, yung step sister nila darating yung dalawa. So banding sila doon. So kami naman ang anak ko magbanding. Aalis tayo. Bukas daling ko siya sa doktor. Tapos Thursday free ako pa. So ayan si Max, medyo okay siya pero mano pa siya, may sinat pa din. So, manunod muna kami ng film at ako'y matutulog. Babawi ako. Babawi talaga ako sa mga time na hindi tayo nakatulog. Yung father-in-law ko, nagpadala naman ang pagkain natin. Kasi si Maximilian nag-request na mami. O, nagtanong yung mother-in-law ko pala if mayroon pa kami pagkain. Sabi ko, actually mayroon pa. Pero sabi niya, marami pa daw siyang natitirang ente. Yung pato ba? Yung handa sa Christmas, itingnan niyo oh.
Yan. So, pinadala niya sa akin lahat nung natitira kasi ito yung pagkain nila ngayon kasama yung stepdaughter ko, kahatid lang ni nila kay Alex. Tapos si Maximilian sabi, Mami, gusto kong kumain ng pato. So, iwawarm ko siya. Kakain ulit kami. Alas 3 na dito ng gabi. Pero kakain pa si Maximilian at saka ako. Kakain na din ako. Sabi niya, isang closey daw. Yan, favorite kasi yan ni Maxi. Tapos gusto-gusto niya yung ganito. Yung mga paa. Gusto-gusto niya yung mga paa. Parang ako, mahilig kasi sa bones. Kaya yung pinadala ng mother-in-law ko, alam niyo lahat bones, yung mga paa, yung pinadala niya. Kasi alam niyang favorite ko at saka ni Max yung mga, may mga bones-bones. Ay, nalalaway ako. Masarap kasi ito. Alam niyo, iba yung pagluluto nila dito ng pato, unlike sa atin. Iba. Kaya tas masarap siya. As in, ito yung traditional na pagkain nila, lalo na pag Pasko. Mostly. Ay, hindi mostly. Depende kung ano yung tradisyon ng bawat pamilya. Pero sa pagtanong-tanong ko, nung Christmas Eve, sarap. Alam mo, yung mostly na pagkain nila, potato salad at saka German Wurst. Yung German Wurst, yun ang mostly na kinakain nila. Pati doon sa Heim, nung dinner time sa gabi, doon yung pagkain nila that time. Pero alam nyo, hindi ako kumain kasi habang ako nagtatrabaho, alam nyo, hindi man ako gana magkain. Uy, yun ang problema ko. Habang ako nagtatrabaho, hindi ako nagugutom. Kasi busy nga, doon lang ako nagugutom pag ako'y nakauwi na sa bahay. Doon. So, binarm ko lang yung ano ko. Nag-warm lang ako ng kanin. Tapos kakain tayo ulit. Although kumain ako kanina mga alas 5. Pero gutom man ako sa pagtingin ko dito sa pagkain. Ang sarap. Kaya kakain tayo ulit. So, si Max, medyo nagsinat na naman siya. Kaya nilagyan ko siya. Pinainom ko siya ng medisina. So, ayan, hindi, madali na lang yan. Matapos, tapos ito. Pagkain natin. Ayan. Lagyan pa nga natin ng konting sabaw. Masarap kasi yung pagbarang sabaw. Ayan, hinaluhalo kasi ng mother-in-law ko. Ang dami na niya dito yung dapat dalhin na mga linagyan ng pagkain. Kasi kahapon, nagpadala na naman siya kagabi. May kartupil, yung potato salad na pinadala. Tapos na ngayon na naman. So, ilagay ko to sa labas kasi malamig sa labas. Yun ang extra ref natin. So, dito na pinilagay. So, yan, warm na agad. Ang bilis. Nagkuha lang tayo ng konting part. Tapos, yan. Patang tayo ng rice natin at ako'y kakain din kagaya ni Max. Tapos na. So. Sarap. Nagaano siya. Naku, mapapadami na naman tayo ng kain ngayon. Kung ano na to. Masarap kasi yung mother-in-law ko magluto. Kaya mananaba tayo talaga. Mananaba tayo nito. Pero nakakalaway na kasi masarap siyang tingnan. Kulit yung pagkain natin kahapon. Noong isang noong isang araw pala. Noong Christmas Day. Ito pala yung pagkain natin, hindi kahapon. So, ayan. Tapos na. Abusin ko na lang ito. Para wala nang balikan. Kasi konti lang naman yung burnam natin. Tapos dalhin ko na ito kay Max.
Tinisin lang natin kasi may nahulog. So, ayan. Kumuha pa ako ng extra pinggan. Meron na pala ako dito. Okay. So, dali natin kay Max. Max! So, Betisyon, your food is here. Yes, you sit down here. And you bring here your stool. You sit down da here. Use this one. Alexandra, please. Alexandra, dein Müll bitte. Und das nicht im Couch. Ma, Alex, pick up first before, please. Thank you. So, yung anak ko, kain lang sila ng kain. Sige lang, para sila manapa kasi mga payatot yung mga anak ko. Alam yung mga payatot talaga sila. Mataas lang sila, ang haba ng mga binti, pero mga payatot. Sabi nga, parang ako dati, kaya tawag sa akin ka dati kawayan. Kasi lang kawag ako, pero ngayon hindi na lang kawag na naban ako. Uy. So ayan, kakain muna kami. And we will see you again. Mamaya, Guten Morgen, beautiful people! Greetings from Germany! Hello, kumusta kayong lahat dyan? Nandito kami nagpre-prepare ng mga anak ko kung bakit dalhin ko si Maximilian sa doktor, pati si Alex, kung bakit si Alexander, yung isang mata niya, red, nagmuta siya, sabi ko may sores ba itong alak ko. For security, idalhin ko sila sa doktor, kasi open ngayon na, kapon kasi close pa, kasi nga, it's so, normally, regular days, pero nakita ko sa internet na hindi sila open kahapon, kaya hindi ako nagpunta. So, ayan, pre-prepare ko yung mga gamit ng mga anak ko, kasi nga, haalis kami. So, doon nag-aaway na naman yung dalawa. Ganyan talaga yung dalawa na yan. Nag-aaway. So, medyo maano sa labas, malamig. Alis na kami. May stress na naman si mami. Ganyan talaga pag may sakit. So, dito tayo. Isa ko. Dito siya. Hanggang lunch time lang yung ano, yung doktor. Nakita ko soon sa ano nila. Sa internet na hanggang lunch time lang. Kaya kailangan namin umalis ng maaga. Ngayon, alas 10 na kasi. Tapos lunch time lang alas 2. Up, Jugo. So, ayan na. Hello, Max. Ayan na si Alex. So, okay. So, ayan, naglalakad na kami. Papunta dun sa doktor. Malapit lang naman doktor. Andun na sa unahan. 5 minutes lang galing sa akin. Kalawa, ipapa-check up ko. Kasi si Alexander, yung mata niya na mula. Can you? So, come sa... Then, ako? Oh, Augen? Rot. Mama, here. Saigan, Augen. Here, here Mama, here. Mein Auge ist. Rot. Mama, ich zeig dir nochmal, wo rot ist. Yeah. Hier. Yeah. Hier ist rot. Yeah. You can make it. Ja, der weiß nicht, was man da Mama. Fuck hier. Ja. Yeah. Mapula yung mata niya. I think may mga sores yung mga anak ko. Yeah, kasi nagmuta. Pati si Max nagmuta. Alles gut. Alles gut. Nice to amin laufen. Nag-aaway na naman yung dalawa nagtatabi. Ganyan yan sila. Parang cat and dog. Pero at the end, ano yan, malambing sila sa isa't isa. Nag-aaway na naman. Kasi yung isa, siyempre, may sakit. Itong isa, dino-joke niya, which is not good. So you can make video, Alex, last that's mom, bitte. Everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. The camera. Here's the Alex. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright.
meeting na tayo sa doktor. I think kami yung next kasi wala masyadong tao dito. Tingnan nyo. Ayan, wala masyadong tao. Kami lang. Yung iba kasi ando na sa loob. I think tatlong pasyente lang ngayon. Tapos waiting na kami. So si Alice, doon si Max. Takot sila. Ayaw nilang pumunta dito kasi masakit to. So kung nawalang sakit, inibisitay namin. Take kami yung sunod. Tapos na kami nagpa-doktor. May corona si Maximilian. Positive siya. Kaya pala siya nilagnat. Tapos may problema yung health niya. Namumula. Kasi nga may angina problem siya. Kaya mag-antibiotic siya ngayon. So, that is the Max. Kaya si Mac Alexander, careful Alex. Sabi ng doktor, ano mo yung isa na hindi madapuan. Nakabili na din ako ng medisina lahat. So ipapadala ko na lang yung karang yung sick leave ko sa mga anak ko. Padala ko na lang sa trabaho. Tawagan ko yung shift ko ngayon. Nangangati na din yung mata ko. Yung pala, yung sa mata pala ni Maximilian, sore eyes siya kumbaga sa atin. So, mag-ano talaga siya, mag-transfer. Kaya pala si Alexander ngayon, mayroon na din pala siyang ano, sore eyes. Nag-ano din siya. Pero meron kami binili na resita. Kami ng, yung sa mata ba, para i-drop siya. Tapos, 3 days siyang ano, ititik. Tapos, niresitahan din kami ng ano, yung antibiotika. Kasi magpipinisilin yung anak ko. Kasi nga meron siyang, yung dito niya namumula. Kaya pala siya, hindi maganda yung pakiramdam. Akala ko okay na. Tapos ngayon pag-check namin, 39.8 degrees yung ano niya, fever. Kaya binigyan siya agad doon, Versaf, doon sa doktor. Tapos yun nga, mag-i-stay sila hanggang January 1. So, dito sila mag-New Year sa akin. Hindi ko din madala ngayon sa mother-in-law ko. I think, I don't know if kukunin siya ng mother-in-law ko. Pero I think hindi. Si Alex naman, okay lang siyang lumabas. Kasi si Alexander, yun nga lang, bukas, may ano si Alexander, may invitation siya ng birthday. Check ko lang kung okay na si Alex bukas kasi mayroon trofen man siyang ano, ginagamit. So, pwede siya mag-attend. Pero doubt ako. Check lang natin bukas anong mangyari sa anak ko. Pero yun nga, mag-i-stay. Yan na si Alex. Alam nyo si Alexander bumili ng Duna, yung Turkish na pagkain dyan sa harap namin. May appetite daw sila. Ah, Max, you want to open? Okay. Alex! Very good! Ang laki na ng anak ko. Uy, nakakatulong na sa akin. Yan, nagbili ng dinner ni lunch nila. Siya yung bumili. So wait, I will get Antila a plate. So, bigyan ko sila ng plate. Yeah. Bete? Also. Okay. You close the door. So. Max! You close the door. Happy. Zwei Beutel. Danke. Alam niyo, katatawag ko lang siya, chef ko. Sabi niya, hindi naman pwede na lahat ng oras isabihin mo na may sakit yung anak mo kasi hindi ka naman nag-iisang mag-aalaga sa mga anak mo. May tatay din sila. Tama din naman siya. Sabi ko, I know, naintindihan ko. Kasi nga, hindi whole time na yung trabaho ko, ibigay ko sa iba. Kasi may plano na nga yan. Nakaano na kami sa ano namin the whole time. So, yun ang problema ko sa mga anak ko. Kasi nga, magkakasakit sila pag andito sila sa akin. Tapos pag time na napapunta sa tatay nila, yun ang problema ko. So, ngayon, magde-decide ako if nagtrabaho ako sa Friday. O, alam ko, ayaw ko naman mawalan ng trabaho. Kaya yung gagawin ko, as long as yung mga anak ko, kaya pa naman hanggang Friday, may 3 days pa tayo. Pag okay na sila, kukunin sila ni Umi. Kung hindi, ibibigay ko sila sa papa nila or iiwan ko sila dito.
hanggang kasi 3 days ako magtatrabaho. So yun ang mangyayari. Kasi ayaw ko din naman mawala yung trabaho ko. Tama din naman siya kasi nga sabi niya ng chef ko the whole year na nagkasakit yung mga anak ko, nasa akin sila. Tapos hindi makikita yun na yung tatay nag-file or ako. Ako lang lahat nag-file, which is daw hindi yun ano, kumbaga unfair ba? Kaya sabi niya na hindi naman pwede na yung trabaho mo ibigay mo sa iba o yung isang katrabaho mo magsasacrifice para sa iyo. Yun nga, tama din naman, naintindihan ko. Pero ano bang gagawin natin? Uy, nahirapan talaga ako. As in, hindi ko mapigilan na iyak kasi unfair nga. Unfair nga nga yung mga anak ko may sakit. Tapos kailangan ko magtrabaho. Kasi ayaw, sa tutulong, ayaw ko mawalan ng trabaho. Kumbaga dyan kami nabubuhay ng mga anak ko. Eh, ayaw ko naman na nang dahil lang sa ano ko, ganitong sitwasyon is mawawala yung trabaho ko. Tapos maghahanap na naman ako ng bago. Tapos kailangan ko mag-travel doon sa bago kong trabaho, which is dito sa trabaho ko ngayon. Very comfortable ako. Kaya I need to sacrifice. Kailangan ko mag-sacrifice ng ibang way. Kailangan ko sacrifice yung mga anak ko. Kailangan ko sacrifice yung sarili ko. Kailangan ko sacrifice yung trabaho ko. Yun ang tatlong mahirap gawin sa akin. But anyways, I hope please help me naman yung anak ko is 3 days okay na siya para kunin siya ng in-laws ko. Tapos doon muna sila sa kanila. Kasi ay, sa totoo lang, ayoko silang ibigay doon. Kasi mahawaan din naman sila ang ano na nila, ang mga matanda. Tapos sa totoo lang, ayoko naman silang ibigay sa father nila na may sakit. Kasi yung bata, alam nyo yun, once yung bata may sakit, yung hinahanap yung tatay nila, hindi yung yung nanay nila, hindi yung tatay. Totoo yun. Sino yung hinahanap nila ngayon na may sakit sila? Ako. Never nilang na-mention yung tatay nila. Kaya naano ako, mahirap sa akin na ibigay yan yung mga anak ko na alam ko may sakit. Tapos hindi sila doon maalagaan. Kasi ako, as nanay, maalagaan ko sila. Kaya, pasensya na umiyak ako. Hindi ko lang kasi mapigilan yung sitwasyon ba. I hate the situation talaga na alam mo yung may mga bagay na dapat kang isakripisyo kasi hindi nga pwede. May mga bagay kasi nga yun ang pagkakaiba kasi sa pamilyang buo at sa hindi buo. Ikaw yung magsasakripisyo as nanay. Lalo na ikaw na nanay is may trabaho ka din na dapat isakripisyo. Kaya yun ang ano, I mean, yun ang hindi maganda sa isang pamilya na hindi buo. Pasensya na talaga pag nagsasentiment ako kasi hindi ko mapigil yung sarili ko. Kaya, ang gagawin ko, papasok ako sa Friday, igal, o may sakit aman o wala yung anak ko. I mean, may kung maganda pa yung pagkira. Pero hoping this, sana mag-okay lahat para ano ko sila, happy kay ko sa in-laws ko. Kasi sa totoo, ayoko silang iwan dito ng gabi na wala ako. Wait! Yung anak ko umiiyak. Diyos ko! Paras kami umiiyak ng anak ko. Alice, good. Come here. Mokish, come. Ambition, Roach. Wait. You don't need to cry, Max. Yeah? You don't need to cry. Everything's okay, yeah? You will be soon not anymore sick. I promise you that. Papa God is seeing you. Papa God will see you will be soon not anymore sick, yeah? So, here. Umiyak siya kasi yung ano daw niya, yung food niya daw hindi niya ma-slice kasi nga Turkish man to na pagkain. So, ayan. Sana pala hindi na lang ako pumasok, nagtawag doon sa trabaho ko para ano, naano ako talaga, naguluhan ako tuloy. Pero yun ang desisyon ko na ngayon. Papasok pa rin ako kahit may sakit tong si Max.
kailangan eh. You can use with your hand, not the gavel. So here, pukma. So, ayun pak so. So, out. So, ayun pak so. Das ka man naming, uni di gavel, okay? Das is duna, and das is so hard. Come, essen. Come, mommy will also eat. Alis. So, yun nga. Pasensya na. Pasensya na if nagsentimento ako. Hindi ko lang mapigilan yung sarili ko ba? Mahirap kasi lalo na't wala kang partner sa buhay. Tapos ganito pa. Pero sige lang, time will come. Magbabago din lahat. Time will come. Everything will be okay. Kaya natin to. Kaya ko to. Kaya ko to lahat. Pasensya na. Pasensya na kayo talaga. As in, napaiyak tuloy kayo. Or sana na, hindi ko kayo napaiyak. Naiyak ako. Na ano ako. Max, I told you, use your hand. No need to slice. Umiiyak siya kasi itong donor na to, ito nga, Turkish man siya na pagkain, no? Ito siya, hard yan. Hard. Kaya, nahirapan siyang slice. Sabi ko, huwag mo nang i-slice kasi hindi man kailangan i-slice. Kung hindi, gamitin mo yung kamay mo kasi in-slice ko naman siya. Sabi ko, bread kasi siya na hard. Normal yan. Sabi ko, kunin mo na, use your hand. Pero simple, naiintindihan ko yan kasi may sakit. Kaya umiiyak talaga. So, we are back para magpaalam. Kami, Alexander. What is this, Alexa? Alexa, what is this? This is sin, oh. We must not eat cream. What is happening? Sway on so. Alexa, what is this? Nako, si Alexa. Es ist 21:42. Oh, siehst du? 15 Minuten. Alexa, we need yung cream. What look. Is this? Look, where is your cream? So, come here, we say goodbye. So, kami magpapaalam muna sa inyo. Si Alexa, si Alex nakaligo na. Andun si Max. Hindi pa din maganda yung pakiramdam. You will let them see that your eyes is red. We need to put in cream. Yeah, last is small. Don't be less this is 09. That's last so. So, ayan. So, Alexandra, we say goodbye, yeah? So, yun ang update natin kay Alex. Dito. Yun ang update natin kay Max. Ayan si Maximilian. Hindi pa din maganda yung pakiramdam niya. Pero, update na, medyo okay na siya. I mean, wala na siyang lagnat. So, continue tayo sa antibiotic niya. Na pinaano ko na, binigyan ko na siya ng penicillin niya. Tapos, ito na lang kulang natin. Kasi bago kami mahiga, lalagyan ko siya ng yung Trofen. Yung, parang siyang eye drop ba? Parang sa atin, eye mo. So, para hindi na siya maka yung virus ba hindi na siya mag ano para mamatay na yung virus at hindi na siya din makahawa. Actually nangangati din yung mata ko pero okay na siya. So Alex, come, we say goodbye. Come. So kami mag-goodbye muna sa inyo. No. We say goodbye na. It's 10 o'clock, Alexandra. We must mogin aba. Alex, when you want to treat him tomorrow, there is Geburtstag, a birthday from Fritzy. Dubai Sean. So that's why we have to sleep now. And we want also Maximilian muss aber jetzt auch schlafen. And so sin Maximilian is mal krank. Kann ich noch 10 Minuten? 10 Minuten nur, yeah? Aber trotzdem, mas is mal mit Mami so samin. So goodbye, yeah. 10 minutes, okay. Pagbigyan natin, 10 minutes. 9. That is good. This 22 is good. So we will say goodbye muna. So I'm Maximilian, come here. So thank you so much sa inyong panonood. So that was for today. So ayan, 1, 2, 3. Thank you so much for watching. Please subscribe. Subscribe, like, and share. Kick a kiss. Bye bye. Good night, everyone. And nandiyan lang yung next na lang. Christmas and a happy new year. Tapos na yung Pasko pa rin nandiyan. May namamas ko po. Bye. Bye. You, ang mga
mabait ninyo. Thank you. So good night na po. Salamat sa inyong panonood.